Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitinag. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, nasasabi ko sa inyo ng tiyak na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ay nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang Salita ng Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kung gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng kaligayahang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos, pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan.
itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo. Ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanilang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kailangan natin sa ating panahon ngayon ang mga sumasaksi na si Jesus ay tunay na muling nabuhay at siya ay malwalhating nagtagumpay sa kamatayan. Ang pagsaksi na ito ang siyang ginampanan ni San Pedro sa ating unang 2 pagbasa para sa linggong ito. Mula sa mga gawa ng mga apostol, napakinggan natin si San Pedro kung paano siya tumayo at nanindigan at matapang na nagpahayag. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos.
Siya na inyong ipinapako at ipinapatay ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan at saksi kaming lahat sa mga bagay na ito. Ganoon din sa kanyang unang sulat na siyang ating ikalawang pagbasa, siya ay nanindigan at nagpahayag, si Jesus ang kordero na walang batik at kapintasan, at itinalaga siya ng Diyos para sa ating kaligtasan. Alang-alang sa atin, ipinahayag siya bago pa sumapit ang katapusan ng panahon, nasa kanya ang ating pananampalataya at pag-asa. Opo, kailangan natin sa ating panahon ngayon ang mga titindig, ang mga matatapang na magpapahayag at mga ngaral at magkukwento at magbabahagi at sasaksi na ang Panginoon ay muling nabuhay, na ang Panginoon ay nagtagumpay sa kamatayan, at ito ang siyang plano ng Diyos, hindi lang para kay Jesus, kundi para sa ating lahat. Sapagkat sa maraming pagkakataon po, mga minamahal, tayo ay natutulad sa dalawang alagad sa ating Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ni San Lucas at anong ating napakinggan, ang dalawang alagad na ito ay naglalakbay patungong Emmaus. Anong ating napakinggan? Sila po ay galing sa Jerusalem. Ang mga alagad na ito ay mga kasamahan ng mga apostoles, at katulad ng mga apostoles at na iba mga alagad, sila ay sumugal kay Jesus. Itinaya nila ang marami sa kanilang buhay, o sabihin na, itinaya nila ang lahat-lahat sa kanilang buhay para kay Jesus, na kanilang kinilala bilang magaling na guro o kaya'y Kristo at Panginoon. Pero sa kalaunan, sila'y bigo, sila'y talunan. Kitang-kita ng kanilang mga mata kung paanong si Jesus ay dinakip, pinarusahan, sinaktan, ipinako sa krus at namatay nang hindi man lamang lumaban. Kaya naman alam ninyo, kahit nabalitaan nila mula sa kanilang mga kasamahang babae at mga alagad na ang pangitain na ang kanilang guro o maestro na si Jesus ay muli raw na nabuhay, wala nang epekto. Nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pag-uwi sa Emmaus. Kung marinig lang natin ang mga sinasabi nila sa kanilang mga labi, siguro ang sinasabi nila o laman ng kanilang isip at puso ito, bumalik na tayo sa ating dating buhay. Sayang ang lahat ng ating isinugal. Wala na. No more second chance. Move on tayo kaagad. Pagkatapatan tayo, laki bang matibay ang ating pag-asa at pananampalataya kay Jesus? Hindi ba dumating sa ating buhay ang mga sandali na tayo ay nagpasya at nagsabi din na ayoko na, tama na, wala naman akong maasahan pa, at masasaktan lamang ako kung ako ay patuloy pang aasa? Anong ipinagkaiba nito sa dalawang alagad na mula sa Jerusalem ay naglakbay papuntang Emmaus? Wala. Pare-pareho tayong tumahak o tumatahak sa daan ng kabiguan na hindi na handang umasa pa sa isang bagong pagsisimula, sa isang bagong pagkakataon. Alam po ninyo, ang maganda sa ating kwento ay ito. Habang naglalakad ang dalawang alagad, sila ay sinamahan ni Jesus. Nagpahayag sa kanila si Jesus. At ano ang sabi ni Jesus? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito
bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? Si Jesus na sumabay sa kanila sa paglalakad ay nagpaliwanag mula sa aklat ni Moises hanggang sa mga isinulat na mga propeta. Katulad ni Jesus, si Pedro naman, sa unang simbahan na dumaranas na marami mga pagsubok at pag-uusig, ganoon din, nagsalita, nagpahayag, at nangaral. At si Jesus, kapareho ni Pedro, hindi lang sila basta nagsalita at nangaral. Pinaramdam nila ang kanilang presensya sa mga tao na nagugulumihanan at nasisiraan ng loob. Kaya naman, paano ba nakilala ng dalawang alagad na ang kanilang kasama pala ay si Kristo? Nakilala nila si Kristo at nabuhayan sila ng loob, kaya dali-dali sila na bumalik sa Jerusalem upang ibalita sa mga kasama ang kanilang naranasan nang si Jesus ay makasama nila sa hapunan. Nang si Jesus ay dumampot ng tinapay, pinaghati-hati iyon, ibinigay sa kanila matapos na magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, ang pananampalataya at pag-asa kay Jesus ay napupukaw, isinisilang sa puso ng mga tao kapag may mga salitang ipinapahayag at may mga pag-ibig at presensya na ibinabahagi at pinagsasaluhan. Kaya naman, maikwento ko lamang po minsan sa isang paaralan na aking pinaglingkuran bilang school director, meron kaming graduate na kasama ng kanyang mga kaibigan ay pare-pareho silang nadisgrasya at itong isang ito sa kasawi ang palad ay namatay. So nabalitaan ko, batang-bata pa, nag-aaral pa lamang lahat sila sa koleyo at itong isa nga, hindi nakaya na mabuhay. Pero ang malungkot, oo, namatay siya, pero nagkalamat ang pagtitinginan ng mga magkakaibigan, pati ang magandang pagsasama ng kanilang mga magulang at ng kanilang pamilya, no? Sila na dati ay nagtitiwala, ngayon natatakot sa isa't isa, nagsisisihan, o kaya wala nang pakialaman, at hindi ako magugulat kung marinig ko at kanilang aaminin, siguro kahit sa Panginoon, meron silang galit, tampo o sama ng loob. At alam nyo, sa pagkakataong ito, hindi ko alam, siguro, inspirasyon ng Panginoon, naisip ko, kailangan kong pumunta. Oo, para makiramay, magdiwang ng misa bilang pari, pero higit doon, at ito sinabi ko sa kanila, kaya ako naparito para magpahayag. Para sabihin na sa gitna ng mga trahedya na ito, ang Panginoon ay buhay. At ang lahat ng ito ay hindi uuwi sa kamatayan. Ang nangyayari kasi ay may namatay ng isang bata, ang kanilang pag-asa, ang kanilang ugnayan ay parang damay-damay na din. Kaya doon sa pagtitipon na iyon, pinakiusapan ko ang mga kaibigan, ang kanilang pamilya, sama-sama tayo. Magdadasal tayo, magmimisa tayo, at aking ipinahayag ang malalim na pananampalatayang pinangahawakan ko na ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga pagkakataon na ito. Mga kapatid, hindi po naging maramot ang Panginoon sa inyo at sa akin. Maraming kabutihang ginawa ang Diyos sa buhay ko. At napakaraming kabutihang ginawa ang Diyos sa buhay po ninyo. Pinagaling kayo sa sakit, binigyan kayo ng trabaho, ipinag-adya kayo sa mga trahedya, o kaya sa mga panganib, ang inyong mga problema ay tinapos, pinaghari sa inyo ang pagkapatawad, pakikipagkasundo, o siguro binigyan kayo ng lakas para ang problema, mga pagsubok ay inyong makaya at inyong malampasan. Mga biyaya
na mula sa kagandahang loob ng ating Panginoon. At mga minamahal, ito po ay ginawa at ibinigay sa inyo ng Panginoon hindi lang para sa inyo, kundi para din sa iba, para sa lahat. Kaya sa diwa ng ating mga pagbasa, ako po ay nag-aanyaya sa inyo, no? Marami po mga tao sa ating panahon ang nahihirapan, nawawala ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay. At ang mga tao pong ito hindi malayo sa inyo. Baka nga kasama ninyo sa bahay, katabi ninyo sa pagtulog, kapamilya, kamag-anak, kaibigan. Isinusugo po tayo ng Diyos sa linggong ito sa mga tao na ang pananampalataya at pag-asa ay nanghihina. At ano po ang misyon natin sa kanila? Ipahayag po natin ang mga dakilang bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Si Pedro, sa sambayan ng inuusig, tumayo, nanindigan, nagpahayag, nangaral, nakiisa. Si Jesus, dalawang alagad, bigo, pinagtiyagaan, nasamahan, pinagpaliwanagan, pinangaralan, at nakiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiya, sa paghahati-hati ng tinapay, sa pananalangin. Kaya na ang mga ending, nagsimula sa dilim, nauwi sa liwanag. Nagsimula sa pagkasira ng loob, nauwi sa paghahari at pamumukadkad ng pag-asa. Ipahayag po natin sa lahat ang mga dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay. Ibahagi po natin ang ating sarili sa ating kapwa bilang biyaya at pagpapala. Alam nyo, dahil dito at sa pamamagitan nito, ang mundo ay maniniwala. Tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Nabubuhay siya sa inyo, sa akin, at sa ating lahat. Kaya naman, sa gitna ng mga pagsubok na mayroon tayo sa ating buhay, ang lagi na nating awit, purihin ang Diyos. Aleluya. Panalangin kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, Ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla. Pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya ay deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kanyang buhay. Ipagkaloob mo na kami ay maligtas sa mga salot na nakakamatay sa kaluluwa't katawan. Pakundangan kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.